Nung nagsisimula ako mag-trade ng stocks, meron akong logic or strategy na iniisip, ano, na ang tingin ko, imposible ako malugi pagka ginawa ko yon. So, ipapakita ko sa inyo yung iniisip kong strategy noon. So, punta tayo dito sa X. Gawin natin tong example. So, ang iniisip ko kasi dati, kapag bumili ako ng stock, tapos bumaba yung presyo niya, hindi ako magbebenta. Ang gagawin ko, hihintayin ko na lang siyang bumalik sa dating presyo, tapos doon ako magbebenta. So, break even, no? Pero, hindi ako nalugi, di ba? So, ganun yung idea. So, itong si X, from 5 pesos, lumipad to ng 20. Tapos, no, bumalik ulit siya dating presyo niya, nag 5 pesos ulit. Let's say, wala pa akong alam sa trading. Ang tingin ko dito ay, oy, ano na to, sale na ulit ha. So, bibili ako ng shares. So, kung bumili ako ng shares nito last August 2017, that's already 3 years, ano, 3 years ago. So, from 5 pesos, bumagsak siya hanggang 0.55 cents na lang. Nalugi na ako ng negative 90%. So, yung negative 90% na yan, as long as hindi ako nagbebenta, ang tawag natin dyan ay paper loss. Okay, so hindi pa yan na-incur sa'yo, hindi pa yan realidad. Kasi meron ka pa namang hawak na shares na equivalent nung bumili ka ng 5 pesos pa. So, let's say, meron ako 100,000 pesos. Nag-invest ako rito, tapos yun nga, nalugi tayo. Ang pera na lang na matitira sa'yo, kung i-check mo yung portfolio mo, ay 10,000 pesos na lang. Kasi nalugi ka na nga ng 90%. Ang thinking ko noon, okay lang malugi ako ng ganito. Kasi eventually, no, darating yung panahon, babalik naman din yan sa dati. Pero ang tanong, gaano ba katagal kung hihintayin mong bumalik yan? No? So, ibang mga nag-i-invest kasi, buy and forget. Tapos pagbukas sila ng portfolio nila, kehuror! Nagugulat sila kasi ang laki na ng talo, ang laki na ng lugi, hindi na nila alam yung gagawin. Sa video na to, bibigyan ko kayo ng idea. Kung meron kayong mga losses sa portfolio nyo, susubukan natin yung lutasin. Bibigyan ko kayo ng idea, ng konsepto, kung paano kayo makakabangon, makakapag-break even, at God willing, magkaroon kayo ng profit din. I-plug lang natin ito sa mga taong hindi pa... So, para naman sa mga subscriber natin or mga nanonood na hindi pa nakakapagsimula ng kanilang journey sa stock market, pwede kayo ngayon ditong mag-register. Libre ito. At ito ay sponsored ni 2Trade Asia. Libre lang. Ilalagay ko yung link nito sa ibaba. At yung mga tao naman na hindi aabot sa registration yan, pwede naman kayo mag-register dito sa website ko ng moneygrowers.ph. So, i-type mo lang yung email mo, makaka-receive ka rin ng video para makapagsimula ka ng journey mo dito sa stock market. So, tuturuan ko na kayo ng technique. I-roll lang natin yung intro. Ako nga pala si Aki. Bumibili ako at nagbebenta ng stock. Minsan, nagbibideo rin ako na kunwari nagbabasa ng libro para magmukhang matalino. bibigyan ko kayo ng konsepto at mga pinagbabawal na technique sa video na to. Pero... sinasabi ko na ngayon pa lang na hindi ito instant, okay? Number one, kailangan mo dito mag-effort, maglaan ng oras para matutunan mo. At number two, kailangan mo rito ng patience. Hindi kasi ito overnight, tapos mababawi mo na agad yung lahat ng losses mo, especially kung masyadong malalim. Pero, garantisado to, okay? It's very possible, okay? May posibilidad na mabawi mo pa yung mga pagkalugi na yan. So, bibigyan kita ng pag-asa sa video na to. Ipapakita ko sa inyo itong aking portfolio sa 2Trade Asia Prime. So, ito yung panimula niya ng portfolio na yan. So, January 2020, nag-start tayo ng 100,000. Kasi, ang initial idea for this is magsisimula ako ng isang portfolio na iti-trade ko at ipapakita ko sa publiko. Ang problema, ang dami ko kasing ginawa, hindi ko na siya natutukan, hindi ako nakapag-commit ng maayos. Pero, nag-suffer din ng loss yung portfolio na to. As you can see, nag-gain tayo ng 400 pesos dito. Pero, sa pagkakatanda ko kasi, nag-negative 4%. I think umabot na hanggang doon yung portfolio na to. So, explain ko sa inyo kung paano ko siya na-recover, ano yung mga ginawa kong paraan. Ano. So, siguro sa inyo, mayroong mas malalalim yung losses. Pero, magagawa natin yan ng paraan. So, isipin na lang natin yung analogy na ganito. Kapag nagkakaroon tayo ng sakit, pupunta tayo sa doktor para magpa-check up tayo. So, sa check-up, dinadiagnose tayo ng doktor ano ba yung problema, ano yung mali sa atin. Bago niya tayo bigyan ng reseta, no, or yung solusyon. Tapos pag binigyan ka ng reseta, syempre, yung pangatlo, ikaw na yung bahala mag-take ng action. Kung ano yung sinabi sa yung gawin mo, ay mga bawal mong kainin, at kung paano yung intake ng gamot, susundin mo yon syempre, para makarecover ka or gumaling ka dun sa karamdaman mo. So, parang ganito yung gagawin natin sa ating portfolio. Una natin gagawin na ito, diagnosis. Ano ba yung problema?
Bakit ka natalo? Kasi kailangan mo sa sarili mong malaman kung ano ba yung kulang. Nagba-buy and forget ka lang ba? Ibig sabihin, wala ka talagang strategy. Baka sumusunod ka lang sa recommendations ng ibang tao. Hindi mo alam sa sarili mo kung ba't ka bumili ng stock na to. Basta sumusunod ka lang. Kumbaga, go with the flow. Kung ano yung ginagawa ng karamihan, ayun na lang din yung gagawin mo, ayun din yung decision mo. So sa stock market, hindi kasi pwede yun. Kailangan meron tayong strategy, meron tayong clear na objective para magkaroon tayo ng okay na resulta. So ito yung mga strategy. Kailangan meron kang strategy paano pumili ng stock. Bibigay din dapat sa'yo ng strategy mo kung saan ka papasok, saan ka mag-exit, and also may strategy din tayo for risk management. So ito yung mga basic. So ito yung pangalawa, kailangan mo ng solusyon. Ano nga ba yung steps, ano ba yung proseso na gagawin mo para ma-recover mo lahat ng losses mo? Kasi ayun yung objective eh. Baka break even ka, pag naka-break even ka, saka ka pala magiging ng profit, di ba? So ano yung mga gagawin mo? So kung wala kang idea paano simulan, pwede ka mag-browse dito sa aking channel. Marami akong ginawa dito na mga tutorial tungkol dyan. I-browse mo na lang, tsagain mong panoorin. At kung kulang pa rin, gusto mo pa ng ibang resources, una mong gawin, basahin mo yung libro ni Mark Minervini. Okay? Kung wala kang pera, pwede mo yung i-download. PDF niyan, libre lang. Okay? Hanapin mo na lang. Tsagain mo lang hanapin ngayon. So ito yung pangatlo, yung panghuli natin, yung action. So parang ito yung pagbigay sa'yo ng reseta ng doktor, i-consume mo siya base dun sa pagkaka-advise sa'yo. So kung ito bawal mong gawin, hindi mo yung gagawin. Kung ito yung dapat mong gawin, ayun yung gagawin mo. So kailangan mo dito ng disiplina na talagang maging consistent ka at mag-act ka sa plan mo base sa iyong objective. So again, ito yung mga bagay na posible mong gawin. Pero bibigyan ko pa kayo ngayon ng mga bonus tips. Okay, balik tayo dito sa aking portfolio. So ngayon kasi up na tayo ng 5.5%. It's because of Jollibee. Yeah. Thank you Jollibee. Maraming salamat sa inyo. So yung mga ginawa ko para ma-recover itong portfolio na to ay tiningnan ko kung kamusta na ba siya. Kasi ang nakalagay pa lang naman dito, yung talo natin kumbaga is nasa 10%. So meron pa akong cash para bumili. So during this time, nung bumagsak na yung PSE natin, yan, dyan tayo nakaabang. Ang thinking natin, magkakaroon ng recovery talaga. Kaso hindi lang natin alam. Kagaya nga ng C, di ba? Yung Chelsea, masyadong maaga yung pag-buy natin dito. Kasi out of this target area, kung saan tayo bibili, nag-drop pa siya ng malalim. Nag-drop pa ng negative 40%. Pero hinihintay natin at alam natin darating din yung time na magbo-bottom. So, naghahanap tayo ng timing and based sa strategy natin, yun. Sa ibang stock, nakahanap tayo ng entry. Ito, unang stock natin yung dito. Yung dito or dati ISM ay meron na tayong 6% gain. Bumili tayo at 1.57 pesos. Kasi iniisip natin na possible swing point. Especially, nagpalit na kasi siya ng pangalan na dito. Sa mga hindi nakakaalam, yung dito, ito yung Miss Latel o yung third telco dito sa Pilipinas. So we have Globe, PLDT, tapos ngayon ito, dito. So nag-invest tayo dyan, it's because, yun nga, may kumbaga may fundamental na rin. Pero yung entry point natin, gumamit tayo dito syempre ng technical. So ito yung swing point na tinitignan natin. So possibly na magkaroon ng continuation kaya tayo bumili. Pero next week, I'm looking to sell my positions dito sa PSE kasi I'm expecting na baka mag-retest ng bottoms or probably this lows. Benta, tapos reposition na lang. Makikita yung next na ginawa ko rito, kung mapapansin yung halos wala na akong buying power. Ang buying power na lang na natitira is 200 pesos. So bumili ako ng Jollibee. Almost 70% ng total portfolio. Ayun yung kinaganda rito. Kasi let's take a look at this diagram. So kung titingnan natin yung chart na to, ito yung percentage gain required to recover percentage loss. So pagpalagay na natin na ito, umabot ako ng negative 5% dun sa aking 100k na portfolio. So, para ma-recover ko yung negative 5%, kailangan kong mag-gain ng 5.3%. Which is, kung isipin natin, madali lang naman talaga siya, yung 5.3% na yan. Kung meron ka pang buying power na natitira. So, si JFC, talagang high risk to. Kasi, makikita nyo man, 70% ng portfolio ko yung naka-allot. Pero kung titingnan natin yung chart, ang naging conviction ko kasi rito is, kasi maganda rin performance sa US market. So, ine-expect ko na sasabay tayo dun sa recovery. So, hindi ka pwedeng gumawa ng mga ganong move kung wala kang strategy. So, tatandaan mo yan. Kung wala kang strategy, wag na wag mong gagawin yon. Kung hindi ka pa marunong mag-manage ng risk, kung baguhan ka, wag mong gagawin yon. So, kailangan mo muna mag-aral, makakuha ka ng experience bago mo siya gawin. Bago ka magtaas ng portfolio allocation mo. So, kung baguhan ka, ang pwedeng mong gawin, 25% max per stock. Okay?
So, kung may 100,000 ka, tag 25K lang yung pwede mong ilagay. And eventually, mababawi mo rin naman yung mga losses na yan. Kasi, matatawag naman sa technique na to, kung gusto mong maglagay ng malaking portion ng portfolio mo, is leverage. Yung leverage kasi, gumagana siya in two ways. Let's say, kagaya nito ng Jollibee nga, na naglagay ako ng malaking portion ng portfolio ko rito, nung umat yung price, according sa bias ko, dito sa position ko, kumita ako ng malaki. Pero kung nag-negative yan, malaki rin yung loss ko. So, mas lalong lalaki yung problema natin. So, ayan yung risk na involved kapag ginawa mo tong strategy na to. At kung wala ka namang buying power ngayon at nag-iisip ka kung dadagdagan mo yung pera sa portfolio mo para mas mabilis ka makarecover, pwede naman yon. Pero palagi mong tatandaan na ang ilalagay mo lang na pera dito sa portfolio mo ay yung something na kaya mong i-afford na mawala. Okay? Yung kaya mong mabuhay kahit ma-zero out yung laman nun. Okay? So, masyadong risky kasi yung ganung move. Especially kung newbie ka pa lang, kung baguhan ka pa lang. Hindi ko sinasuggest yan sa mga baguhan pa lang dito sa stock market. So, ayun lang siguro yung may babahagi ko sa video na to. At mag-shoutout lang tayo ng ilang mga tao. So, shoutout natin yung mga kaibigan natin sa eToro, si Sir Paul, si Sir Jeff, sa 2 Trade Asia, si Miss Ina, ang ating masugid na tagapanood, si Mihihihi. So, kung meron kayong mga gustong magpabati dyan, shoutout, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kung meron kayong mga tanong at gustong mga content na gawin ko in the future, i-comment nyo lang sa baba. At kung trip nyo at meron kayong natutunan sa video na to, mag-subscribe lang kayo. At kung gusto mo pang matuto sa akin ng mga bagay-bagay tungkol dito sa stock market, pwede kang pumunta dito sa moneygrowers.ph, i-check mo na lang yung website. At yun lang siguro. At stay safe everyone, stay safe, stay home, and trade safely. God bless guys.